What's up guys? It's 9:54 in the evening, Antipolo, Pilipinas time. Alam niyo naman kung sino kasama natin. Ayan, nasa kabilang linya si Colonel Bosita. Colonel, magandang gabi po. Brother Mark, good evening. At ganoon din sa ating mga kasama na nakikisa dito sa ating advocacy. Good evening po sa lahat. Mukhang pagod kayo ah. Busy kayo today? Alam mo, araw-araw, gabi-gabi, busy tayo. Colonel, didiretsahin na kita. Etong tanong ko na to, medyo seryoso ha. Napanood kita sa isang TikTok sa isang sikat na artista, si Zian Lim. Galing nyo palang sumayaw ha. Tanong ko lang, paano kayo napasayaw ni Zian Lim? Actually, nung napadaan ako dito sa Wiltec, Bandia, Makati, ano? Nandun siya. Siyempre, picture. Then habang tinitingnan natin yung ibang big bikes doon, nag-approach ako kung pwede raw kami mag-TikTok. Nadidinig ko lang yan, TikTok na yan eh. Opo. So, inano niya yung video tsaka yung kanyang camera. No? So, ang kulit. Alam mo? Opo. O, alam mo? Sabi ko, parang magandang sakayan ko itong Gustin nito. Ano, kasi puro kaseryosohan na lang araw-araw yung ginagawa natin na sumasagot tayo sa mga tawag na nagrereklamo, nahingi ng tulong, pupunta tayo ng Bicol, pupunta tayo ng La Union, punta tayo ng Baguio, Pangasinan. Parang masyadong nakaka-stress, no? Opo. Parang yung parang ang pakiramdam ko yung buhay ko abnormal na ba? Parang ganoon. Eto, kinulit ako ng kinulit, Colonel, basta galaw-galaw ka lang. So, yun, kaya pinatulan ko pa, maiba naman, no? Parang nakaka-stress yung buhay natin, na araw-araw minumunyuto, problema, tinatawag ng mga kababayan natin sa iba't ibang lugar ng ating bansa. So, yun, sabi ko, maiba naman, no? Natuwa rin ako sa kanya kasi kinulit-kulit niya ako eh. Okay. Kaya pinagbigyan ko. Mabait po yun. Pero alam nyo na nag-trending yon, Colonel. Ang daming views nun. Ang daming mamamayan natin na natuwa dun sa pagsayaw nyo ng TikTok na yon. Hindi ko alam kung ba't sila natuwa. Siguro, nagmukha tayong katawa-tawa. O hindi ko alam kung bakit sila natuwa. Ano? Ako, natutuwa rin ako pag pinapanood ko. Sabi ko, ako ba ito? Parang nakadrugs yata ako nung araw na yun eh. Hindi, Colonel, kasi yung tipo mo kasi is pangmasa, di ba? So, ang mga mata natin makakita lang ng konting ganun, masaya na sila eh, di ba? Lagi nga yung sinasabi na most of the time nakikita kayo ng masa na seryoso lagi, nabigla sila nung napasayaw kayo ni si Yan Lim. Walang practice yun ah. Ayabang. No? parang sige lang. Opo. So, kumbaga, natutuwa sila, di ba? Madali namang makuha ang puso ng masa natin, eh, di ba? Pag totoong tao kayo, pag totoo yung mga ginagawa nyo, ganyan sila. Parang, nung kinulit niya ako, parang nag-flashback nung high school days, eh. Yun. Alam mo, nung high school days, hindi, kumbaga sa mga marurunong sumayaw, sa 1 to 10, siguro naman, hindi tayo papahuli doon, no? Nung kabataan natin yun, oh. Colonel, yung bang mga LA walk, ano? Alam mo, mayroon lang magsalita, eh. May second akong tanong. Eto, galing naman to dun sa mga viewers natin. Yung mga viewers nyo din po. Mm-hmm. So, nagtataka sila, bakit daw po wala kayong mga post dito sa mga nagdaang araw? Wala daw po ba kayong mga responding ngayon? Alam mo, Brother Mark, yung tanong mo yan, ano? Hindi na ako makapag-prepare ng, alam mo, pag may nirespondi ka, siyempre, may editing yan. Kasi mahabang conversions, no? May mga usapang hindi naman masyadong importante. In other words, hindi naman yung pag merong kang nirespondi, i-upload mo lang na ganun simple, ano? Opo. So, sa parte ko at ng aking mga kasama, wala namang nabago. Talaga lang pagod na kami. Lalo na ako, no? So, walang nabago.
Hayaan nyo, may ilalabas tayo yung sa Alamino City, Pangasinan. Maganda ito, magandang balita ito. Sa Arengay, La Union, Santo Tomas, hindi ko alam kung La Union din ito o Pangasinan. Itong tatlong ito, magagandang issue ito. Yung sa Baguio City, hindi magandang issue ito, ano? Apo. And yung sa Bicol Region, hindi magandang issue, pero nagkaroon ng magandang resulta, no? Then, yung sa Chinelas issue, meron tayong kinokontest dyan sa MMDA. Ito ay kabundot nitong Chinelas issue, ano? Nabanggit ko na. At yung sa LTO, sa parte ng I think Pangasinan. Apo. So tuloy-tuloy din, no? Yung sa basta sama-sama ito, may mga gaganda, may mga pangit na issue. Apo. Ilalabas natin 'yan, ano? Oo nga po eh. Siguro. Actually pag may mga ni-responde tayo, sabi ko bukas pahinga tayo. At mag-upload tayo, no? Apo. Eh eventual eh nandito ako, nakaupo ako ta naglilibang tayo sa pag-i-edit ng videos, no. Eto may tatawag na naman. Tawag po, apo. Na naabuso, siningil ng malaking halaga sa towing na 15,000, tapos during the conversation makikita mo, so re-respondehan mo. Tapos pagbalik mo, pagod na. Then nakaupo ka dito, mag-attempt ka na mag-e-edit, may tatawag na naman, problema na naman, patong-patong, katulad niyan. Nung isang araw lang, I think kahapon, may tumawag sa Mindanao, no? Top box, yung bang exempted sa registration? Apo, apo. Top box, oo, Mindanao. So, talagang sobra, ang daming problema. So, tuloy pa din po, ano? Oo, kaya yung ini-expect siguro nung kung babalikan natin, ano, yung sa Chinelas issue, then nagkakaso ako. Opo. Eh, unfortunately, natrangkaso ko for almost 3 weeks. First time kong natrangkaso ng almost 3 weeks. Na may ubo ko na almost 3 weeks. So, yung time na yon, may mga natutulungan tayo through calls, pero hindi nga tayo makapag prepare nung video, nung audio para sa ma-upload sa social media, ano. By the way, lilinawin ko, Brother Mark, no? Apo. Nag-upload tayo sa social media hindi para kumita, no? Ina-upload natin ito sa social media, particular sa Facebook and YouTube, para kung ikaw ay ordinaryong motorista, makita mo, mali pala yun, ito pala ang tama. Apo, yun lang ang purpose natin. Apo. At kung at kung naaalala mo yung sabi ni Colonel Nebrija, kaya ko ginagawa, nagpapasikat at para kumita ng pera, ay hindi totoo yan, kasi makikita mo, ang daming gumagamit ng video natin. At hindi ko naman pinagbabawalan, ano, yun yung patunay na hindi totoo yung sinasabi ni Colonel Nebrija. So, going back, ano, tuloy-tuloy din tayo kahit nung may trangkaso ko. At hanggang ngayon, I think, from September last year up to present, I think hindi bababa sa more or less 30,000 audios and videos ang file ko dito. Kung matyaga kang maghalongkay ng files ko dito, may mga makukuha ka, baka makursunadahan mo na i-edit, i-prepare. So, napakarami kong files. Oh, no? Patuloy-tuloy. So, matalang sa iba, Colonel, tuloy-tuloy pa din yung pag-responde nyo, di ba? Tuloy-tuloy. Wala tayong pinipili. I think, last week, tumakbo tayo ng Bicol. Opo. Ito, Patikim. No? Patikim sa issue. Opo. May isang rider hinuli ng LTO enforcer at inakusahan siya ng paglabag na loud pipe open muffler. Pinatest niya, pinatest
doon sa Motor Vehicle Inspection Center. So parang lumalabas na confirm na bagsak, no? Okay. Yung decibels. Yung result ng decibels kung ilan. Eh during our pag-uusap do sa rider, nakausap ko din yung LTO official. Eh alam mo, Brother Mark, 31 years tayo sa public service. Eh sa pag-uusap pa lang natin, isa, dalawa o tatlo, mababalanse mo na yung parang na-imagine mo na yung situation. Yes, oh. To cut the story short, nagkaroon ako ng pagdududa. Sabi ko sa rider, pumunta ka dito sa isang vehicle inspection center, no? Na accredited din ng LTO kasi may pagdududa ako eh. So, para mag-cooperate yung rider at hindi siya magdalawang isip, sabi ko, deal tayo. Pagbagsak, sagot kong bayad. Apo. Pagpasado, i-contest natin. By the way, 5,000 multa nito, ano? So, luckily, nung in-advise natin na pumunta doon sa isang accredited inspection center din ng LTO, pasado. Oh. No? So, tumawag ako sa butihing regional director ng LTO. Kinuwento ko yung pangyayari. Apo. So, tinawagan niya yung district officer concerned doon sa LTO. At syempre, ay kahit naman sabihin natin pumapadrino ko, hindi naman pwede, Brother Mark, na dahil akong padrino, eh okay na lang, di ba? Apo, apo. Ang ginawa, yes, oo. Magagaling naman ang mga district officers ng LTO, hindi rin naman sunod-sunuran yan. Ano? Kaya ang ginawa ng district officer concern, pinatest uli yung muffler nitong rider, pumasa nga. So, immediately, na-release yung lisensya nitong rider. At yan, ay hindi tayo nakontento na ganun lang. At ininvestigahan natin bakit nangyari yon. No. Apo, apo. Oo, siyempre may something wrong behind. But nangyari yon. Eh alam mo, unang-una, in fairness naman doon sa LTO, nakikita ko dito sa LTO concern, especially doon sa district officer and other concerned personnel ng LTO, wala silang direct control or handling doon sa machine eh. Separate, ano kasi yan eh, agency. Apo. Accredited, no? So, tumakbo kami dyan para imbestigahan dahil hindi pwedeng ganun lang, bro. Na bumagsak, pinatest, pumasa, tapos tinest ulit, pumasa. Apo, hindi pwedeng ganun lang. Na wala na lang po, ano? Opo. Oo. Pwedeng maulit pa yon eh, di ba? Exactly. So, ang ginawa natin, inimbestigahan natin and actually, wala naman tayong, alam mo, yung mga pagkilos natin, pagtulong, wala akong yung specific plan eh. Para bang yung wisdom, yung ano ng Panginoon na parang dinadirect ka. Apo. Na wala talagang plano na ganito, ganito. So, yung takbo namin doon sa Bicol region, nagkaroon naman ng magandang resulta na find out natin. No? Apo. Na yung conclusion natin doon, sa parte ng LTO, wala silang control doon. Sa parte ng inspection center. Apo. Sa parte naman ng management ng inspection center, eh, maayos naman. At ganun din yung kanilang machine. Perfect yan, no? Apo. May nakita ako doon na talagang ipaparating natin sa publiko at idedetalye natin. Opo. Na yun ay pwedeng maulit-ulit. No? Opo. Pwedeng paulit-ulit na mangyari at marami pang mapiperwisyo. Idedetalye natin yon as soon as possible para maging warning ito dito sa ating mga kapatid na motorista. At maganda rin ang resulta pa nito, Brother Mark. May magandang impormasyon na dapat iparating sa ating mga kababayan na ikakatuwa nila. No? Alam mo, sometimes may magandang move ang LTO, no? Apo. Para sa atin, pero hindi kasi na ipaparating ng maayos sa publiko.
Kaya kahit maganda yung ginawa ng LTO, eh parang negatibo pa rin ang dating sa atin, sa mga motorista. So may maganda silang ini-implement kaugnay dito sa Motor Vehicle Inspection Center, itong sa pribadong mga ahensya, no? Na mayroong ganitong sistema. At maganda, maganda itong ilalabas natin information. So, naikwento ko ito sa'yo dahil baka akala ng ating mga kapatid na motorista, ano, ng ating mga kababayan, eh parang lumamig na si Colonel Bosita doon sa advocacy, ano, dahil sa kaso, ano. So, hindi ganon. Hindi ganon. Tuloy-tuloy pa lang tayo. Wala pang isang minuto, ilang syudad na yung binanggit mo, di ba? Meron kang ay, totoo yan. Ilan ang responde yun. So, tuloy-tuloy pa din. At the same time, ang pag-i-edit naman is hindi lang isang minuto o dalawang minuto tapos na yung editing yan eh. Umaabot ng alam mo, hours eh. Eh, alam mo, kapatid, na Brother Mark. Opo. At ikaw, marunong ka. Marami din marunong. Alam mo, pag nirespondi kita at inabot ng, say for example, yung sa Taguig City, ang dami mong kinakausap eh, di ba? Opo. Ide-depensa mo yung motorista, yung truck driver. No? Eh, wala ka namang authority para i-direct itong mga ito na you do this, you do that. No? Parang ang armas mo lang dito, yung batas, yung katotohanan. Opo. No? So, wala kang authority. So, katulad nun sa Taguig, pagtingin ko doon sa files, almost 4 hours. yung pagpunta mo doon, kinausap mo ito, tapos kumain ka, na Jollibee, kasama yung asa, inasal, kasama mo yung mga truck drivers, tapos bumalik ka doon. So, more than 3 and a half hours yata, almost 4 hours. Ay, pag naman, hindi mo naman pwedeng i-upload sa social media na almost 4 hours, no? Mabubwisit sa yung ating mga kapatid na so ang ano natin as per advice ng mga kaibigan natin dapat more or less 20 minutes ka lang. So could you imagine bro yung almost 4 hours papasadahan mo yon, kukunin mo yung talagang direct related sa issue, pipigain mo yon. So yung almost 4 hours pag pinasadahan mo yon, kukuha ka doon ng mga direct yung mga conversations, nakakuha ka nang say for example almost 1 hour, ipapasadahan mo na, ikakrop mo na, ikakrop yon. So yung 4 hours baka kulang sa iyo yung 8 hours eh. Opo. Nararanasan mo 'yun. Tapos bigla pang may tatawag sa inyo, responde, di ba? So matitigil pag-edit. May tatawag sa iyo, eh, importante yung issue, kakausapin mo yon. So, pahinga ka uli. So, ganun kahirap yon. Kaya, yon na-explain lang natin na madami tayong files. Araw-araw may tumatawag, minuto-minuto. So, hindi tayo, walang nabago doon sa ating advokasya. No? Walang nabago. Hindi tayo naapektuhan nitong issue ng chinelas. No? Apo.